Hello po mga ate. Hello din sa mga aspiring mananahe na katulad ko at sa mga beginners dyan. Kamusta na po kayo? Dito po sa episode natin ngayon, makikita niyo po na habang binubuo ko o tinatangi ko ang termong pambata, biglang nasira ang tahi ng makina ko. Kaya makikita niyo kung paano ko ito inayos. Sana huwag po kayong lalaktaw para matutunan nyo at makita nyo talagang mabuti kung paano ko ito naayos. Di ko na po ito patatagalin pa. Simulan na po natin. Ayan, ito po yung tinabas kong ternong pambata. Kailangan ang manggas, medyo sigurado, siguraduhin natin nakasukat talaga ng kilikili. Simulan na po natin. Unahin natin ang pagtatahi ng ating manggas. Ayan, dito nararamdaman ko na parang naghihilahan na ang sinulid ko, kaya kinakapa ko ng mga daliri ko ang kada takbo ng aking makina. Ayan po. Ayan o, hinihila ko. Pero, hindi pa rin ako sumusuko. Itinry ko pa uli siya sa isa ko pang manggas na tinabas. So far, nakaka-move on. Pero, naandun pa rin yung feeling na hinihila ko pa rin ang aking tinatahi. Ayan. Siguro nakikita nyo, hinihila-hila ko. Diyan ko nararamdaman, may kakaiba na. Kaya, i-check ko ngayon ang aking bobbin case. Gamit ang aking maliit na screw, kukunin natin ang ating bobbin case. Check natin. Ayan. Ngayon, yung bobbin case po ay mayroong maliit na tornilyo. Ayan po o. Makikita nyo may maliit pong tornilyo yan. Be extra careful na tanggalin yan kasi kapag nawala yan, tumalsik, mahirap nang makatahi. Kaya extra careful po kapag bubuksan natin ang ating screw na nasa bobbin case. Ayan po, pagmasdan nyo na lang po. Dahan-dahan lang po. At ingat na ingat ako. Dahil mahirap pong mawala yan. Ayan. At kapag natanggal na po yung tornilyo, sisilipin ko po kung may nakaipit na hibla ng sinulid sa loob. Ayan, bubuksan ko po. Ayun, natanggal ko po. Ayun po. Tandaan nyo kung paano nyo inalis. Yun din po ninyong ibabalik. Linisin. Pati rin po yung tinanggal natin na nakatakip sa kanya. Ayan. Kasi po, minsan, kahit hibla lang po ng maliit na sinulid, magkaka-problema na kayo sa inyong tahi. Makikita nyo, ang tahing pang ibabaw ay hindi maganda. Yan po ang kalimitang ginagawa ko kapag nagkakaroon ng problema sa pasada. Ayan. Ngayon, okay na siya. Ibabalik ko naman po na ganun-ganun din sa pagkaka-alis ko. Kailangan yung parehong butas ay magkatapat. At doon na po, ikakabit na natin, ibabalik natin ang ating tornilyo. Ingat po uli. Dahan-dahan. Ayan. Kailangan may nakasahod kayong puting tela kapag gagawin niyo po iyan. Okay po? Ayan, sa pagbabalik po ng ating tornilyo, kapag ibinalik natin ang ating bobina na may sinulid, check natin, hindi pwedeng sobrang higpit, hindi rin po pwedeng sobrang luwag, kaya itatiming po rin natin. Makikita po natin sa tahi natin kung maluwag pa rin,
sisikipan po uli natin. Kung sobra namang masikip, luluwagan natin ng kaunti. Ganyan po ang pagta-timing ng tahimpang ibabaw. Okay po? At chine-check ko rin po yung tension. Ayan o, baka may nakaipit din sa pagitan na sinulid. Nakaka-apekto din po yun sa ating tahi. Okay po? Ayan. Ayan, susubukan ko na uli ang itahe sa ating tela. Check natin kung okay na ang tahe. Nako, lalong kumulubot. Kailangan uling ayusin ang ating bobina. Minsan dito sa tension nagkakaroon ng problema. Kailangan hihigpitan at luluwagan. Ayan po, pagmasdanin nyo ang gagawin ko. Meron akong niluwagan, meron akong hinihigpitan. Dalawa po yung pinipihit dyan. Ayan po, nakita nyo po? Ganyan din po. Nakaka-apekto din po yan sa ating tahe. Bago ko ayusin mabuti, papatakan ko muna ng konting langis ang aking makina. At ngayon, itatry ko na po yan sa kapirasong tela para makita ko kung maganda na ang aking pasada. Ganyan lang po ang ginagawa ko pag nagta-timing ng makina. Ayan, ang nakita ko, mahigpit pa rin ang ibabaw. Kaya i-adjust ko uli, luluwagan ko lang ng kaunti ang at aking bobina. Try ko uli. Napansin ko, hindi pa rin okay. Napaluwag yata. Adjust ko pa uli siya ng kaunti. Try ko uli. At ayan, okay na po. Ganyan lang po ang pagta-timing. At ngayon, try na natin siya sa ating tela. Ayan. Okay na siya. Smooth na ang kanyang takbo. Kaya kayo, mga kaati ko, huwag kayong susuko. Ganyan lang din po ang gawin ninyong pagta-timing sa makina nyo. Pag hindi pa naging okay, ayusin uli. Paulit-ulit lang po. Ganun lang po yon. Okay po?
At ngayon, tatapusin na natin ang ating ternong pambata. Sundan nyo lang po ang aking ginagawa. Napakadali lang po. Very inspiring po ang aking itinuturo sa inyo, madaling pagkakitaan. Kaya kahit pa ulit-ulit ko itong ituro sa inyo, hindi po ako magsasawa. Gusto ko rin po kayong kumita. Okay po? Kung napanood po ninyo yung paggagawa ko ng t-shirt sa nauna kong mga video, ganito rin po yon, maliit lang ito na size. Kaya madali nyong matututuhan, okay po? Yun pong t-shirt na itinuro ko noon sa inyo ay yung katerno po ng ating pajama. Baka kasi hanapin nyo ay hindi nyo makita. Yun po yung katerno ng ating pajama. Kaya nasa pajama making po iyon. Okay po. Ayan o, tapos na ang ating t-shirt. At makikita nyo, ang cute-cute niya nung siya ay matapos. Mamaya, i-flex ko sa inyo ang kabuuan niya. Okay po? At ito naman po ang ating short. Nakaterno ng t-shirt na pambata. Paspasan na natin para makita niyo na ang kabuuan. Sa paggagawa po nitong short na ito na pangbata, hindi ko na po ito nilagyan ng bulsa. Kaya imagine niyo po
yung pajama na ginawa natin. Kung paano ko ginawa ang pajama, maiksing pajama na lang ang isipin nyo. Pero tuturuan ko kayo na gumawa ng pattern na pambata para makagawa rin kayo ng sarili ninyong produkto. Maganda po itong hanap buhay na ito, inuulit ko. Kaya kung pagtsatsagaan nyo lamang na pag-aralan, mapapakinabangan nyo to. Okay po? Huwag kayong mag-alala, ipoprovide ko ulit ang pattern natin para sa ternong pambata. Okay po? Sa bewang po, pagkakabit ng garter, isilo po natin sa loob ang garter. Huwag nating isama sa tahe, okay po? Para lumalaro ang garter sa bewang ng bata. Okay po? Ayan, tapos na ang ating short. Ang cute-cute niya. Ayan, nabuo natin ng maayos. Sino ang magsasabing nasira ang tahi ng makina natin dyan? O, diba? Ayan, natapos na po tayo. Kaya sana dito sa ating YouTube Academy, ma-inspire ko kayong lahat na magkaroon ng pag-asa at tiyaga sa isang bagong hanap buhay. Who knows? Sa pagsisimula nyo, baka maging ganap kayong mananahi talaga. At di nyo po yan pagsisisihan. Ito ang hanap buhay na talagang kahit sa mga kababaihan, ha, kahit magkauban ka na, hanggat kaya mo pang tumahi, kikita ka. Kaya hindi nyo po talaga pagsisisihan. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, subscribe na po kayo. At i-click nyo na rin po ang bell para updated kayo sa lahat ng mga video ko. Paki-like na rin po at paki-share sa iba para makaabot at makatulong din sa kanila. Once again, ito po ang inyong Ate Shea, laging handang magturo. Kaya, see you on my next vlog. Bye-bye!